Pwede rin po kayong mag-log on sa ating YouTube account. Hanapin lang ang YouTube channel ng ABS-CBN, ang ABS-CBN Entertainment. At syempre, like nyo din po kami sa Facebook. Hanapin lang ang facebook.com/ABS-CBN Network. Kasama po natin ngayong hapon ang bibida sa MMK ngayong darating na Sabado. Actually, bukas na. Diba? Si Miss Q&A Intertalactic 2019 Top 6 Finalist, Brenda Mage! Hi! Hi pa! Kumusta, Brenda? Ito, haggard pa rin. Haggard buong araw yung promo, no? Ganito pag artista, di ba gusto mo to? So, ito na yon. Ano yung mga, ano mo, ano, kumusta ka na yung mga nabago sa'yo after ng grand finals ng Miss Q&A? Mas marami yung nakapanood sa akin, tapos mas marami nag-message na na-inspire sa kwento ko at siyempre mga natuwa sa akin ng laban ko. Yes, kasi di ba before ka pa naman sumali, medyo marami ka ng mga taga-suporta at kakilala dahil nagva-viral ang mga videos mo, di ba? Yung mga cute boys na ini-stalk mo kahit mga kapitbahay, di ba? Tuwan-tuwa sila. So for sure, mas lalong maraming natutuwa sa'yo ngayon dahil mas nakilala ka nila at lumalabas ka na sa TV, di ba? Paano mo nalaman? Kasi di ba, naging biruan lang nung grand finals, nasabi ni Ma'am Charo, usap daw kayo after ng programa. Nag-usap ba kayo? Hindi po. Pagkatapos po nung natalo ako agad, pagdating ko sa backstage, nung natapos yung Miss Q&A, magbibisa sana ako, pinapunta ako dun sa, may lumapit na ano, na pinabasa yung text na, ano, text ni assistant ni Ma'am Charo na, this is assistant, ganun, would like to collaborate with, ano, kung sino nung pinag-ausapin para sa kwento ng buhay ko. Ay, okay. Pero, hindi pa na-confirm yon. Hindi pa po na-confirm. So, kailan mo nalaman na itutuloy na yung MMK episode mo? 2 weeks after po ng grand finals, magsabi na mo sa amin yung taga-showtime na may mag-interview na daw sa akin na ano, na from researcher. MMK. Oh, wow. Anong naging reaction mo? Sobrang tuwa kasi po, parang yun po yung pangarap ko dati na matagal. Kasi before po ako na sumali mo yung Q&A po, 2015 pa lang, nagpapadala na ako ng mga story ko sa email ng MMK. Tapos, mga pag nanonood ko ng MMK, kung sino yung researcher doon, sinesearch ko. Ako yung nagre-research sa kanila sa Facebook. Tapos sinesend, opo, sinesend ko sila. Ganun pala talaga. No? Opo. So parang dati pag gusto mo nang ma-feature yung buhay opo, mo sa matagal MMK, na po. Bakit sa tingin mo ka-MMMMK yung kwento mo? Kasi yung po, kwento ng buhay mo? Kasi po, nung simula pa lang talaga nung bata pa lang po ako, ang dami ko ng mga napagdaanan, lahat-lahat. Tapos, nung naging feeling ko, naging successful na ako nung nagpunta na ako ng Japan. Tapos, yung lahat ng gusto ko, nabibili ko na po at napapadala ko na yung ano, lahat ng kailangan ng pamilya ko. Feeling ko successful na ako that time. So, gusto kong i-share sa kanila yung kung saan ako nang galing, tapos kung paano ako nakarating. So, feeling ko nakaka-inspire yung kwento ko kasi doon ako nag-start magpadala nung nasa Japan na ako, tapos marami na akong follower ka dahil sa mga viral video ko. Oo. So, yun. Feeling ko, may makukuha silang aral sa kwento ko po. Parang marami ka ding ma-inspire, opo, lalo na yung mga galing sa probinsya, opo, at yung mga LGBTQ na walang tiwala sa sarili, opo, diba? Basta magsikap lang, opo, siguro. Diba? Kasi parang napanood namin sa interview mo with Ma'am Charo nung dumating ka, opo, sa Manila, na binalak mo maging artista, pero ang nangyari, nagbenta ka ng mais sa Quiapo, di ba? So, kailangan so, paano ka napunta ng Japan pala? Nung nagko-comedy bar na po ako noong 2013, meron po ako, nag-PPA na rin po ako ng mga ano noon, mga artist, mga boy band po sa mga artista po. Tapos, meron ako naging friend doon na nagpunta ng ibang bansa ng Japan, tapos kailangan lang ng komedyante daw. Okay. So, pina-audition na ako. So, comedy bar din sa Japan? Hindi po, hostuhan po. Ah, okay. Opo. Oo, uso din yan, diba? Opo. Banda sila, tsaka dancer, puro lalaki. Tapos kailangan nila ng, nag-invento yung, gusto mag-experiment yung boss doon na gusto niya lagyan ng bakla dalawa. Okay. Eh, meron ng bakla doon na vokalista na matagal na doon. Kailangan lang ng isa. So, ako po yung natanggap. So, bigla ako napunta ng Japan. Okay. Tapos doon nag-start, nag-video-video ako ng first experiment ko sa, experience ko sa Japan. Sa yung Japan. Snow, yung paano kumain ng mga yakiniku food, yung bumili ng mga, ano na wala akong alam paano mag-nihongo. Mini-video ko, tapos nag-trending siya doon sa Japan. Dahil sinishare ng mga kapamilya natin, ng mga Pinoy sa Japan, diba? Opo. Okay. Ito ba yung unang acting experience mo? O umarte ka na hindi before? Hindi po, kasi before po nito, nakapag 14 indie films na po ako na mga
Ah, okay. Opo. Oo. Pero sa mainstream, sa TV, ito yung first time mo. Opo. Ah. O nagtatalent ka na din. Nagtatalent na po ako 2011 pa lang. Extra-extra ako dati. Tapos nag-guest na rin po ako sa Banana Night dati. Okay. Pero yung bida... Yung bida ngayon po. At kwento pa ng buhay mo. Opo. Ngayon so, paano mo pinaghandaan ito? Pinaghandaan... Wala mo na akong pinagandaan pagdating sa sarili ko po kasi sarili ko po yung dadalhin ko doon kung ano at sino po ako. Doon na lang po siguro sa script po kasi bobo po ako pagdating sa script, memorize po. Okay, so parang the day before pa lang or the night before, minemorize mo na. Opo, lahat talaga, inulit-ulit ko po talaga tapos Tagalog pa, bulol-bulol pa ako, ang hirap po talaga. Diba? Tapos minsan kapag nandun ka na take na, na-memorize mo naman kagabi, nakakalimutan. Oo, na problema ko po, minsan hindi na ako nakapag-focus sa acting kasi na-focus ako sa pag-memorize. So, ang hirap pagsabayin yung umiiyak ka na pero hindi mo alam yung script. Oo, yung susunod na linya, di ba? Ganun yun. Tama. Ganun. Pero syempre, pag marami nang dumating na mga opportunities sa'yo, masasanay ka na. At hindi mo na kailangan mag-memorize kusang lalabas na sa'yo. Kung may opportunity. kung may opportunity ulit. Baka susuko na ako ilagay nito. Wala na script, papatay na lang kaagad. Wala nang dialogue, di ba? Patay na agad. Okay. Ano yung pinakamahirap na eksena na ginawa mo? Yung first day po, kasi first day, unang salang palang iyakan na hanggang natapos, iyakan pa rin. So pinakamahirap yung pinaka-last part talaga na, yun na yung pinaka-last scene, yung kukuhaan last sequence po. Yung ipapaiyakin pa rin po, yung heavy eksena, wala na talagang luha na dumadaloy sa ano ko. Kahit feel na feel ko na eksena, lahat-lahat andun na, walang tumutulo, kaya ang pinakamahirap yung tinusok yung mata ko. Para lang maluha. Oo, para tumulo lang yung luha kasi yung eksena na kailangan may pumatak na luha. Wala na talaga, tuyo na talaga. Dinusok-tusok yung mata ko. Huwag ka. Tapos parang nagagalit na si Tito Bembol na ka-eksena ko kasi siya. Tapos siyang lumuha, tapos na lahat-lahat at ako hindi pa lumuluha. So, ending, pag ako lumuha, kaya nga lumuha na naman siya na may matutuyuan. So, galit na galit si Tito Bembol, naasar na siya sa akin. Pag ganun ko hindi niya alam, tusukin yung mata. Tinutusok mo para matapos lang. Para kasi buong araw ka nang umiyak. Opo. Araw na yon. Ano yung pinaka hindi mo makakalimutan sa unang MMK mo? Yung binalik ko po yung kwento, yung eksena na yung mamamatay na yung papa ko. Oo, yun ba yung nag-selfie ka pa sa vlogging yun? Yun yung pinaka, yun yung nag-selfie ako na kumakanta ako ng isang kanta para sa kanya. Totoong nangyari yun? Opo. Alam mo na na wala na siya nung nag-selfie ka? Hindi pa po. 2 days before siya namatay or 1 day po. Ah, okay. Opo. Okay. Yun yung time na nagkausap kami tapos... Yun, kinantahan ko siya tapos yun, sunod na araw namatay siya. Kaya naging memorable sa'yo nung ginawa mo yung eksena. Opo, kasi parang nag-flashback ba sa'yo? Opo, tapos yung moment na binibidyo ko po siya in real life po, wala pa akong iyak noon kasi tanggap ko na noon eh. Pero nung binibidyo ko siya nung sa MMK set na... Naiyak ka? Doon na, kahit hindi pinigilan kong umiyak, doon talaga humagulgol na parang bumalik yung time na yun na hindi ko nagawa dati. Yung MMK talaga yung nangyari na lahat ng mga bagay na hindi... na dapat supposed to be happen na ganun, nangyari lahat sa MMK dahil masyado kong strong nung namatay papa ko kasi pinapakita ko sa kanila na ayaw kong umiyak kasi ako na lang sandalan ng magulang ko. Pero kumbaga, ang sinasabi mo is, kung ano talaga dapat yung tunay na nararamdaman mo nun, ito yung mapapanood namin sa MMK. Kasi parang naging memory mo na lang siya. Pero dati kasi kahit gusto mong umiyak, hindi mo magawa, hindi magawa. Dahil kailangan mong maging matatag. Opo. Okay. Ano naman yung experience mo na naka-work mo ang ilan sa mga batikang aktor ng Kapamilya Network at maging si Aura ay gumanap na yung brand damage. Si Aura hindi ko po naka-eksena kasi siya nga po yung gumanap bilang ako po. So hindi mo kami pwede mag-eksena. Yung kay Tito Bembol po at kay Tita Tanya, sila po yung magulang ko. Hanga-hanga po. Gomez po. Hanga-hanga po ako kasi konting pag sinabing ganito yung eksena, hindi na sila kailangang sabihan ko anong gagawin, kusa na silang iiyak, ganun. Ako, kailangan pa akong haplusin na isipin mo muna yung nangyari, yung hiniwalayan ka ng boyfriend mo, yung ginago ka ng boyfriend mo, yung parents mo mamamatay na ganun, bago ako umiyak. Pero nung, kaya sabi ko, ang galing-galing. Tapos, memorable sa akin talaga yung nangyari na yun. Ang sarap sa pakiramdam kasi si Tito Bembol, carbon copy talaga ng papa ko. Ah, talaga? Mula ulo hanggang paa, yung buhok, lahat-lahat po. So parang, Ang dali makakonect sa kanya pagdating sa eksena tapos ang galing pa nilang artista. So hindi ka nahirapan kasi parang ini-imagine mo na si papa mo talaga yung ka-eksena mo. Nakakatuwa naman and we're so happy for you, Brenda, kasi
mapapanood na namin bukas ang iyong life story at excited kaming lahat. Kaya invite na natin ang ating online viewers na panoorin ang MMK The Brand Damage Story. Go! Yeah, sige po. In real life, madami tayong Q&A dahil sa totoo lang, ang buhay di lang pero puro comedy. Mga kapamilya, iniimbitahan ko po kayong manood ng aking MMK episode sa Sabado na po yan, 8:30 p.m. po after po ng World of Dance Philippines. Sa direksyon po ni Richard Ibasco Arellano, and please use the hashtag MMK Brand Damage Story po. Maraming salamat. Yes, mga kapamilya, supportahan po natin si Brenda. Bukas na po yan, 8:30 p.m. pagkatapos ng World of Dance PH, ang MMK Brand Damage Story sa ating ABS-CBN. Okay, ipatrend natin para maraming manood, maraming mag-replay sa I Want. Okay? Yes, thank you. And syempre, bago natin tapusin ang hapong ito, ay magkakaroon muna tayo ng mga pag-games dito sa Kapamilya Chat. Nakita mo naman kanina, no? Yung mga guests natin. Well, Liza Soberano. Oo, pero hindi ka naman namin papahirapan, huwag kang mag-alala. Okay, madali lang to. Nakaupo ka lang dyan, may mga, dahil miss Q&A ka, may mga pa-Q&A lang tayo. Okay? So, ang unang game natin ay tinatawag na 10 times challenge. So, meron akong babanggiting salita at sasabihin mo ng 10 times. And then, may itatanong ako sa'yo. Kailangan mong masagot ng tama. Okay? Alright. Say pork 10 times. Pork, 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 pork. Anong ginagamit sa para sa sabaw? Pork. Ay, spoon. Spoon. Oh, dapat ganun, no? Okay. So, fork as a spoon ang sagot. Okay. Next, say weather 10 times. Weather, 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 weather. Pakpak. Feather. Sure ka na ba? I wings. Okay, next. Say sweat 10 times. Sweat, 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 sweat. Hindi basa. Wheat. Wheat. Tama nga naman, di ba? Kung hindi basa, wheat, basa. Kasi hindi, di ba? Hindi basa, ano? Dry. Okay. Dry. Okay, next. Say, asan na ba tayo? Million, 10 times. Million, 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 million. Ano ang English ng bawang? Onion. Ay, galing. Bakit kaya onion-onion ka? Nako, naniisip pa. Okay, eto na. Garlic pala yun. Oo. Ano, say mouse 10 times. Mouse, 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 mouse. Pusa, ano yung English? Cat. Okay. Ah! Yes, natama naman. Okay, eto na. Say mouse 10 times ulit. Mouse, 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 mouse. Ano ang Tagalog ng mouse? Daga. Mouse kasi. I'm big. Yes. Okay, palakpakan naman natin si Brenda. O, oh, diba? Napakadali lang. Okay, so ngayon naman mag-fast talk tayo. Hala. Okay, so mabilis lang to with a twist. 30 seconds lang. Sige. Timer natin. 30 seconds. Okay. Ready ka na? Pipili ka lang ng sagot, ha? Apo. Okay. Beauty o brain? Brain. Brain o talent? Talent. Talent o pera? Pera. Pera o career? Career. Career o corona? Career. Career pa din. Career o love life? Career. Career o pamilya? Career para sa pamilya ko. Ay, okay. O, di ba? Ang dali. Palakpakan natin na si Brenda. Okay, so we hope na maging successful ka pa sa career mo. Ito pala ang simula ng iyong ang iyong tagumpay, di ba? Sa iyong piniling karera. Alam namin marami kang napapatawa sa entablado and we hope sa TV at sa online world ay marami ka ding mapasaya. Kaya stay humble lang, Brenda, and excited na kaming mapanood ang iyong MMK episode. Pero bago yan, ito usong-uso, ang Dalagang Pilipina Challenge. Sana'y mapagbigyan mo kami bago ka sumikat, Brenda, ay makapagdalagang Pilipina ka na. Pero dalagang hayop na lang. Oo, parang mas madali. No? Charot. Okay, are you ready? May music na ba tayo? Okay. Dalagang Pilipina, the brand damage version. Dito daw yung camera. Ka. Ang katulad mo ay matagal kong hina.
dalagang Pilipina, yeah. Isa ang dalagang Pilipina. Wow, baby, nais kong nakita yung dalagitang Pilipina. Yes, palakpakan naman natin si Brenda and... Parang effortless yung... Parang napaka-natural lang, di ba? Okay, invite na natin sila lahat na panoorin ang MMK The Brand Damage Story ngayong Sabado. Go! And po, once again, my name is Brand Damage po. Abangan niyo po ang aking Kumilabu story sa MMK po. Sa Sabado na po yun, 8:30 p.m. after po ng World of Dance Challenge. At sana po, igamisin niyo po ang hashtag na MMK Brand Damage Story. Thank you so much po. And I thank you! Yes, para po sa mga hindi umabot, pwede niyo itong balikan sa mmk.abs-cbn.com/chat. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel. Hanapin lang ang YouTube, ang ABS-CBN Entertainment YouTube channel. And syempre sa Facebook, facebook.com/ABS-CBN Network. Meron ka bang mga shows? Gusto mong i-invite ang ating netizens or yung social media accounts mo, i-follow ka nila. Go. Ayun po yung YouTube channel ko po, Brenda Mage. Sa po sa Facebook ko po, Brenda Mage. Andun na po lahat ng mga kalokohan ko po na video. Kung gusto niyo po tumawa, thank you so much. Yes, maraming salamat, Brenda. Good luck sa MMK episode mo. Hanggang sa muli po, ito ang Kapamilya Chan.